Noong 1892 ang kamatayan ay nakakahawa. Pwede mong makuha yon mula sa kapatid mo, sa nanay mo o maging sa kamag-anak mo. Ang senyales ng papalapit na kamatayan ay laging pare-pareho. Una, ang biktima ay namumutla at namamayat. Tapos kasunod nun ang malatahol na pag-ubo na may kasama ng dugo. Kalaunan, ang biktima ay hihina ng hihina. Sa puntong yun, ang kamatayan ay tinatawag na consumption o wasting sickness dahil ganun na lang yun, unti-unti nang kinukonsumo ang katawan mo. Tinatawag natin ang sakit na yon ngayon bilang tuberculosis. Pero mga tao noong 19th century ay hindi ganun ang tawag doon. Hindi nga nila alam na nakakahawa palang sakit na yon. Mabilis na kumalat ang kamatayan, lalo na sa rural town ng Exeter sa Rhode Island, kung saan ang populasyon ay bumagsak mula 2,500 noong 1820 sa bilang na 961 na lamang noong pumatak ang 1862. May parte ang casualties ng American Civil War sa pagbagsak ng populasyon syempre, pero malaki ang percentage ng mga namatay na tao ay dahil sa sakit tulad ng tuberculosis. Pero sa halip na maniwala na ang sakit ay nakakahawa, ang mga New Englanders ay inakala na ang kamatayan mismo ang dumadapo sa kanila. Sa maliit na bayan na yon, na malayo sa kanayunan, ang mga patay ay nag-i-infect sa mga buhay. May sense nga naman, ang dating ay bumabangon sa hukay ang mga patay sa gabi tapos sinisip-sip ang dugo ng mga walang muwang na miyembro ng pamilya na nagiging dahilan naman para manghina ang mga tao na to at mumutla. Pampira? Malamang yan ang nasa isip mo. Pero ang mga New Englanders ay hindi bampira ang tawag sa mga yun. Tunog hocus pocus daw yun eh. At saka masyado silang rational para sa mga ganoong klaseng bagay. Ang alam nila ay may supernatural forces na gumagana at ayaw na nilang pangalanan pa yun. Ganun ang kaso ng Brown Family. Pero bago tayo magsimula, paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Noong December 8, 1883, ang 36 years old na si Mary Eliza Brown ay namatay sa consumption at naiwan niya sa asawa ang anim na anak. Anim na buwan ang nakalipas, ang anak naman niyang si Mary Olive ang sumunod sa hukay. Ilang taon lamang ang lumipas, ang anak naman niya si Edwin ang nagkasakit. Kaya naman lumipat siya sa Colorado Springs sa pag-aakala na ang sariwang hangin doon ang magpapaganda ng kanyang kalusugan. Habang wala siya, ang 19 years old na kapatid naman niyang si Mercy ang nagkasakit din at namatay dahil sa misteryosong karamdaman. Nang bumalik si Edwin, ang kalusugan niya ay biglang bumagsak. Natakot ang mga tao sa bayan. Ang kamatayan ay umiikot sa pamilyang Brown. Kaya ng maraming tao noong unang panahon na yun, naniniwala sila na isa sa mga yumaong miyembro ng pamilya ng Brown ay kumain o sumipsip ng dugo ni Edwin. Dahil doon, ay kung ano-ano ang naisip ng mga tao. Demonyo ang tingin nilang may sanhi ng kaganapan at hindi sila papayag na inosenteng pamilya pa ang mabibiktima ng demonyong yun. Kailangan may kawin sila. Dahil sa pressure mula sa taong bayan, ang padre ng pamilya na si George Brown ay napilitang hukayin ng bangkay ng tatlong babaeng na mayapa. Medyo kakaiba sa panahon natin ngayon pero maraming mga New Englanders ang hinuhukay ang bangkay ng isang yumaong pinagsisuspetsahang kumakain ng buhay. May konsepto na pala sila ng mga zombie noon pa man. May isang simpleng procedure na suportado ng medical professionals para masabi kung ang isang katawan ba ay walang duda na patay na. Siyempre, una ang katawan dapat ay nadedecompose base sa tagal ng pagkamatay nito. Pangalawa, ang puso ay dapat wala ng laman na dugo. Kung parehong makumpirma ang dalawang yan, siguradong patay na nga ang taong yun. Nang buksan ang kabaong ng ina na si Mary Eliza, nakahinga ng maluwag ang medical examiner dahil nasa proper state ng putrefaction na ang katawan. Kumbaga, walang kadudang-dudang patay na nga base sa dalawang points na nakumpirma nga dun sa sinabi ko kanina. Ang sumunod ay ang sa kabaong ng anak na si Mary Olive. Ayun, medyo kadiri-diri na dahil nabubulok na ang kalansay na bloated at putrefied na ang nakita nila. Pero wala pa rin kaduda-duda doon, patay na rin yun. Ang huling in-examine ay ang kay Mercy at doon sila may napansing kakaiba. Ang pisngi niya ay may kulay pa rin at hindi siya nabubulok katulad ng dalawang kamag-anak niyang yumao. Nang hiwain ng medical examiner ang dibdib at tinusok ang puso niya, may dugo pang lumabas doon.
Dahil doon, ano pang iisipin ng mga tao? Si Mercy Brown ang salarin na kumakain sa dugo ng kanyang kapatid. Pero alam naman natin na hindi totoo yun. Pero bakit nga ba hindi na-decompose ang katawan ni Mercy tulad ng sa magulang at sa kapatid niya? Ang dahilan doon ay ang panahon. Winter kasi noon, kaya ang decomposition rate ay medyo bumagal. Pero wala namang alam sa decomposition ng mga ordinaryong tao noong 19th century. Kaya sa halip na siyensya, superstition ang pinaniniwalaan nila. Kaya naman, warning lang ha, kung kumakain ka habang nanonood ng video na ito, ibaba mo muna yan dahil medyo matindi ang susunod na parte ng kwento. Isang old Native American cure ang napasa-pasa sa mga tao ng New England. Ang sabi, ang tanging paraan daw para mailigtas si Edwin ay uminom siya ng isang espesyal na soup. Ang kaso, ang soup na ito ay hindi yung tipikal na sabaw na gawa ng nanay mo. Ang soup na ito ay naglalaman ng sunog na puso ng kanyang kapatid, na si Mercy nga. Siyempre, sinunod ni Edwin ang sinasabing gamot at namatay siya. Sa atin ay obvious namang malayo sa gamot ang tinira niya, pero hindi nila alam yon. 4 na buwan lang makalipas, binawian din siya ng buhay. Ang kapatid niyang babae ay hindi rin sunerte. Ang kwento ng buhay na puso niya ay nanakot sa mga tao ng Exeter sa Rhode Island. Taon-taon bumibisita mga chismosong turista sa sementeryo at naglalagay ng kung ano-ano sa puntod niya. Kutsilyo, drops, bulaklak at pati ngipin ng vampira. Ang sabi sa alamat ay nagmumulto daw tong si Mercy sa isang lumang tulay malapit sa pinaglibingan niya. Kapag may nakita ka raw na babaeng nakasuot ng punit-punit na puti at amoy rosas, well, tumakbo ka na. Kung nagmumulto nga si Mercy sa Rhode Island, siyempre matik na patay na siya. Wala namang buhay na nagmumulto, di ba? Kung sakali man na makakapunta ka sa Rhode Island, sa likod ng Chestnut Hill Baptist Church sa Exeter nakalibing si Mercy. Katabi ng puntod niya ang bato kung saan sinunog ang kanyang puso. May sabi-sabi na kaya kaunti lang daw ang damo na tumutubo sa puntod niya ay dahil sinira daw yun ng espiritu ni Mercy. Pero ang totoo ay masyado lang madaming tao doon na natapak-tapakan ng damo bago pa tumubo. Iba nga naman ang nagagawa ng pamahiin. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!